Hi guys, welcome back to my channel, Syroji! So, tapos na yung intro ko. So, today's video is about sa full analysis natin or review and honest reaction sa lahat ng Christmas station ID, sa abs-cbn, sa GMA, at sa TV5. So, nakapag-react na talaga ako sa mga unang reaction ko, doon sa, lalo na sa abs-cbn, first time ko mag-react sa lahat ng mga nakapanood. Sobrang overwhelmed talaga ako. Di ba kung nakita niyo ba yung bloopers ko? Sobrang excited ako. Ang dami kong post. Kasi sobrang akong na-excite sa lahat ng mga artista na nakita ko. Sabi mo, parang naming the artist na ata to. But, lahat tayo na sobrang saya natin nung unang nakita natin station ID, and mas lalo tayong na-excite sa station or yung sa music video nila nung December 1. And eto nga, dahil doon, na-curious din ako doon sa GMA station ID kasi hindi ko rin talaga masyadong, to be honest nga, di ba, honest review nga, di ba, honest reaction or analysis, to be honest, hindi ako masyadong nagkaroon ng curiosity or hindi ko masyadong, yung parang gusto ko tingnan yung station ID. So parang, kaya ko lang tulipin yung tansi station ID ni GMA kasi nga, eto na nga, gusto ko lang ipag-compare. O, umamin kayo, lahat gusto nyo ipag-compare yung dalawa kung alin yung mas maganda. Ako, to be honest, na pag-compare ko. So, ito na yung review ko, an analysis sa lahat ng station ID. So, tatlo na. So, Kapamilya, GMA, TV5. Ito yung usapan natin. Comment down below, saan kayo na LSS na mga part ng lyrics ng mga song? Or kahit sa GMA or sa TV5. So, ngayon, sa review ko na to, kakanta ko. Abangan nyo yan. So, ito na, hindi ko na patatanggalin, guys. Sa lahat ng mga bago po sa channel, subscribe to my channel and hit the notification bell button para maging updated kayo sa lahat ng vlog ko. So, let's start na. So, ngayon, uunahin ko ngayon si ABS-CBN dahil until now, is trending pa rin talaga siya sa YouTube. Wow! Diba? Trending kung mag-check nyo yan siya. So, ito, kakanta na muna ako bago ako magbigay ng honest review, reaction, and full analysis. So, ito na, kakanta ako, guys. And 1, 2, 3. Ngayong Pasko, mabiliwang ang mundo. Ibig mo'y may himala, may panibagong singila. Taray, malamoy na, diba? Tapos pumasok si Ate Tony. Ngayong Pasko, babalik ang saya. Dahil ikaw ang liwanag. At ligaya. Tapos dun sa lyric video, pumasok si Ate Ansha tsaka si Quarantine Boy Eric Santos. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ito yung magandang part. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, wait lang. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ito na, kaya nyo. So, ito na yung honest analysis and review ko sa ABS-CBN station ID. Ngayon, maganda yung ipinarating nila kasi na-touch yung puso nyo, na-touch yung heart nyo, na-touch yung mata nyo, naiyak kayo, diba? Susing yung mga naiyak, kaway-kaway. Kasi bakit? Una sa lahat, ang kagandahan kasi, ang kagandahan dito sa ABS-CBN station ID, una pa lang, nag-pray na sila. Pangalawa, dun hanggang sa huli, nag-pray din sila. And yung reality ng buhay natin sa nangyari this 2020. So, hindi nga natin aakalain, di ba, na dahil sa isang virus, tumigil ang mundo. Take note, hindi tumigil ang mundo mo. Hindi lang mundo mo ang tumigil, hindi lang buong mundo. Freeze, nag-freeze talaga. Yung station ID nila, yung sa lyrics, di ba? They talk about Jesus. Ikaw ang liwanag at ligaya. So, why? Because he's the reason why we celebrate Christmas. English! Ikaw ang liwanag at ligaya. Ibig sabihin, in good and bad times, 24/7. Alam nyo guys, kahit nakaramdam tayo na nawalan, ay marami tayong pagsubok na daanan talaga. Hindi lang yung COVID, pati yung bagyo, di ba? Eto, tatandaan nyo, mga kapamilya, mga kapuso, kapatid. Hindi tayo pinabayan ni Lord, hindi niya tayo iniwan. 24/7. Kahit hindi mo nararamdaman or nakikita, hindi niya tayo pinabayanan at iniwan. You know what? See, humihinga ka. Also, maraming naiyak dun sa part na
saan kayo naiyak? Ako, to be honest, dun ako naiyak sa part na yung lalaki kasi nawala ng trabaho at naghanap, parang, di ba, akala nga natin pag nasa Maynila, ano dun, di ba, yung trabaho, eto ha, honest reaction lang din. Di ba, pag kami mga taga-province, sa Maynila, may mga angyayamang tao dyan, may mga pera, eto lang sa akin part. Akalain mo yun, nawala siya ng trabaho, nag-bike siya, and kahit yung family niya, namimiss siya, ako din, namimiss na rin ako ng, oh my gosh, namimiss na rin ako ng mama and daddy ko, ng family ko, and ganun din naman, kaya naiyak ako yung sobrang hug. So, dun ako naka-relate sa video na yun. Gusto nilang iparating din na tuloy pa rin yung Pasko. You know why? Again, hindi dahil maraming regalo, maraming nabibili, maraming bago, may Christmas bonus, because Jesus is the center of it all. So, ipaparating natin na kahit may pandemya, tuloy pa rin ang Pasko. So, magdiriwang pa rin tayo, guys, dahil, again, God love us, mahal tayo ni Lord. Yun yung i-cherish natin ngayong Pasko. And yun! Yun yung yung parang pag inaalala ko, yun yung gusto talagang iparating ng ABS-CBN sa atin. So, yun yung honest reaction ko and honest review nung muling binalikan ko ulit yung music video at saka lyric video nila. Until now, it talagang sobra. Hanggang dito sa video. Tagus talaga. So, ngayon, next na is itong inaabangan ng lahat ng GMA na sobrang natuwa talaga ako dun sa pa-heart nilang nalipad. So, eto na nga. Ano yung naLSS na part ako sa GMA? Doon ako sa part na kay sino ngayon? Si Julian. Ito, sabi niya, sa buong mundo. Doon ako naLSS. Ilang naalala ko sa song. So, sorry. So, ito na. Ito naman yung next analysis and honest review and impact sa akin ng station ID ng GMA. So, sa una pa lang talaga, sinasabi na nung kanta, ang sabi doon sa kanta is, kailangan nating bumangon. Bumangon na kayo nung oras nyo ito pinapanood. Para kanino kayo bumabangon. So, kidding aside. So, eto na nga. Para kanino kayo bumabangon? Lahat tayo maaaring dumaan tayo sa iba't ibang crisis ng buhay this 2020. Diba? Kasi nga, diba, nung 2020, parating pa rin 2022, maganda yung 2020, clear vision, kasi malinaw yung mata, ang dami nating pangarap, ang dami nating gusto, siguro ang ganda talaga ng 2020 ko, this year, diba? Tapos, then all of a sudden, boom! Nagulat ka ba? As in, okay, yung parang nakasya ka, okay, 2020, yung, ako, to be honest, ganun yung reaction ko, so, okay, anong nangyari? Kasi maraming nangyari sa 2020, maaaring ikaw nawalan ka ng trabaho. Maaaring ikaw, sorry to say this, maaaring nawalan ka ng kapamilya, ng family mo sa dahil sa bagyo, sa Rolly, sa Ulysses, hindi lang sa COVID or sa anumang sitwasyon. Marami tayong pinagdaanan o maaaring sa mga estudyante ngayon, sobrang OMG, yung module, nagdagaganan yung utang nila, na-stress na sila. Pag nakikita ko, mga bata ngayon, na-stress na sa pag-aaral ha. Samantala kami nun, at takbuhan pa kami to the max. Kahit lumay assignment, takbuhan. But the good thing, minention ng GMA na patuloy na tayo'y mananalangin. Which is also na-mention din, na ginawa din ng ABS-CBN, di ba, nag-pray sila. Nag-pray sila hanggang end. Also, kaya sinabi isang puso ngayong Pasko. As in, it's, they talk about, English ha, they talk about unity. Unity, guys, unity. Ngayong panahon na to, hindi man lang dahil sa ngayong panahon na to, kailangan natin unity, but we really need you to be united, guys. Maaaring trending lagi. Medyo politika na tayo. Trending lagi na nasaan na yung Pangulo. But again, guys, ang government, may say sa government, napunta na sa government kasi ang Pilipinas ay binubuo ng komunidad ng mga Pilipino. So, kailangan maging united tayo sa pagtulong. Kung wala man tayo, silver and gold we don't have, pero pwede naman nating maging united tayo in prayer. Ipag-pray natin lahat ng mga nasalanta. Ipag-pray natin na ma-encourage sila, huwag sila mawala ng pag-asa, and ipag-pray na makarecover agad sila, magkaroon ng healing, complete healing. In unity, we can pray. Yan. Pwede tayo manalangin. Which is, yun talaga. Yun talaga yung para sa akin, yun yung nais na iparating na GMA. So, let us be united, mga kapuso, kapamilya, at kapatid. Okay?
yun yung isang puso ngayong Pasko. Yun nga lang, makikita natin doon nung nakita na natin yung music video, eh, which is, nauna naman pala talaga sila. Kasi hindi ko nga alam, diba? Nauna pala sila. Kasi November 16 pa pala yun. So, kaya nga lang, nung napanood ko siya, again and again and again and again, doon lang ako sa heart na amaze. And, medyo, ano eh, to be honest, parang wala masyadong tatakba, hindi masyadong tumagos sa puso. Hindi masyadong tumagos sa puso. Maganda yung lyrics, kaya lang, yung mismong sa video, parang nakulangan. Oh, taray, ngayon ko yung naisip. Ganon, may kulang, there's something. Siguro next year, better luck next year. Yun lang, yun lang yung masasabi ko sa GMA. So, again, isang puso, isang ngayong Pasko. So, next na tayo is TV5. So, ito sa TV5. Ano naman yung naLSS kayo? So, kakanta ulit ako. Okay, ito na. Tayo'y maging liwanag ng Pasko. Tulong-tulong tayo. Tayo'y liwanag. Ikaw at ako. Tuloy pa rin ang Pasko. Ulitin natin. Okay, 1, 2, 3, go. Tayo'y maging liwanag ng Pasko. Tulong-tulong tayo. Next. Tayo'y liwanag, ikaw at ako, tuloy pa rin ang Pasko. Tapos yung song nila, maligayang Pasko. So, ito na yung reaction ko. Yun yung LSS ako. Yung simula nila dun sa lyrics is yung, anumang hamon ng mundo, magkakasama tayo. Di ba na-mention nga rin ng Jimmy, dapat united kasi tayo. Tapos, walang regalo pero nandun pa rin yung prayer, di ba? So it kasi the best gift that na matatanggap natin ngayong Pasko, yung best gift na meron tayo this Christmas, yung kabataan din celebrate, is because of Jesus. So ayun nga, ina-mention ng abs-cbn. So simple lang naman yung station ID ng TV5. Parang siya yung bumalanse sa grabing intensity ng nangyayari sa ABS-CBN. Eh, kasi ganito, mga comparison. Ayan, naglabasa na. So, ito yung bet ko, ABS-CBN na GMA. So, tapos, nung dumating kay TV5, so, parang okay lang naman. Kasi siya yung bumalance. At saka, masaya siya, yung tempo niya. Tayo'y maging liwanag ng Pasko. Tulong-tulong tayo. Tayo'y liwanag, ikaw at ako, tuloy pa rin ang Pasko. Maligayang Pasko. So ayan guys, so yun yung aking full analysis, honest review and reaction sa GMA, sa Kapamilya, at saka sa TV5. Ayan, so ngayon, overall guys, sa totoo lang, di ba, na-realize ko din habang lumilipas ang mga panahon dahil sobrang tense talaga ng station ID na dumating din tayo sa punto. Ako nga dumating sa punto. Ay, mas maganda yun sa ABS-CBN. Grabe. Ang pangit nga nung gano'n sa ganito. Ang pangit sa GMA, ganito. Ah, ito lang yung ganito. Ang impact. Ay, may ganun akong reaction. Kahit outside dun sa mga video ko. Pero, na-correct din naman ako na ang gusto talaga nila is, gusto lang naman nilang i-share lahat ng station na no matter what, English, valedictorian, ano man sitwasyon ng buhay, tuloy pa rin ang Pasko. At ang ligaya at ang liwanag inandyan dahil 24/7, God is always with us. And we should be united. Ayan. Gusto nilang i-send, mag-spread sila ng kasiyahan, ng pag-asa sa taong mga nawawala ng pag-asa. O diba, nung nakita nga natin yung mga station ID nila, natuwa tayo, parang may maganda tayong pinapakinggan, lalo na sa ABS-CBN. Kahit ako, kapamilya talaga ako, guys. Maging balance na lang tayo, kasi yun yung gusto nilang maging ibigay sa atin. Napasaya naman nila tayo, napakanta naman nila tayo. But again, sa tatlo na yun, yan, amoy talagang impact is si Kapamilya. Balance, maganda. And again, so that's my honest lang. So, though nagkaroon ng nega, pero alisin na natin yung negative vibe sa buhay natin kasi hindi yan makakatulong. Tinawang mo, baka magkaroon kayo ng wrinkles pag negative lahat kayo. Kung naging negative, magkaroon kayo ng negative reaction,
alisin niyo na agad yan. Huwag niyo pahihintayin na maging negative kayo nang dahil sa isang sitwasyon. Eh, hindi maganda sa buhay, hindi nakakatulong sa puso. Huwag na nag-enjoy kayo and may natutunan kayo, guys. So again, Merry Christmas, everyone. Jesus is the center of it all. Siya lang ang sentro ng Christmas natin. And give love on Christmas. Maging masayahin tayo. Spread the love. Have compassion. Okay? And God loves you guys. Enjoy Christmas. Ilang days na lang Pasko na. So enjoy, enjoy, enjoy. And God is good all the time. So that is my reaction. Kung kayo ay natuwa sa aking reaction, or may violent reaction kayo. So again, bigyan nyo naman ako ng malaking-malaking thumbs up. And again, so may kung may mga comment kayo sa mga suggestion or ano ba yung mga pag-uusapan natin, pwede nyong i-comment down below. Kung ano yung pag-uusapan pa natin about this reaction, okay? Free mag-comment. So, before ako mag-end, this is Syra G, ang nagsasabing sa lahat ng bago sa channel ko at nanonood na to ngayon, please subscribe to my channel and hit the notification bell button para maging updated kayo sa lahat ng vlog. And again, this is Syra G, this is me, this is real, ang nagsasabing happiness is your choice. So thank you everyone. God bless and Merry, Merry Christmas. So ito na guys. Welcome back to my channel. Sa aking video na ito. Sa aking video na ito, akala mo magpapa one by one idea ko. Oo ma'am. Bottom smile. Min, excuse me nga. Min. This is Min.